Maraming beses na po eh. Siguro, ayan talaga yung gameplay nila. Kaya niya pong mang one hit combo. Ano rin po, autoban din po sa mga rank match ngayon yan eh. Respeto, sila yung gusto kong makalaro. Mga minus sa laro, malakas yung babae. Hi mga ka-cha-cha! It's your girl Camel. Welcome to Chamaelon's Players Lunch. In this segment, we're going to interview players of the different game genre. And for today's episode, we're going to interview one of the ML player with the highest rank of Mythical Glory, 700 points. Please welcome our guest for today, our 1v1 tournament champion, Sir Nico, aka Caleb. Hi everyone, ako nga po pala si Nico. Ang IGN ko po sa ML ay Caleb. Ang rank ko po ay 700 points Mythical Glory. Well, umabot sa Mythical Glory. Mahina ba umabot dun, sir? Kayang-kaya nyo po yun, ma'am. Basta, ano, grind lang po ng grind. Sa alin nag-grind ako, di pa ako nakalis sa Legend. So, sir, when did you start to play ML? Nagsimula ako nung ML, actually, nung ano eh, 2019. Kasabay siya ng, ano, ng ROS. Dalawa silang nilalaro ko, pero mas naging priority yung ML. So, usually, sir, how many hours do you play? Sa loob po ng isang araw, pagka tinatamad ko, siguro 3 hours lang. Pero pagka ganado ko, siguro mga 7 to 8 hours po. Grabe din kasi parang feeling ko ano, sakasakit pa ako doon pati kamay ko kasi diba pawisin yung season kapag naglalaro ako ng ML. Have you ever encountered mga cancer yung mga ka-teammates? Paano ka sila inanalo? Maraming beses na po eh. Siguro every solo gaming ko po, pag naglalaro na po kami, may cancer na agad sa pickings pa lang, kasabihan ko na sila para ano sila, aware sila na mali yung ginagawa nila. Paano yun sir, minsan pansin ko kasi pag sinita mo yung ibang player, ano sila, parang gagalit sila agad tapos pinipilit talaga nila yung gusto nila. Paano mo sila inahandle pag gano'n? Minsan po inaayaan ko na lang. Sabi ko, sige, kung diyan kayo masaya. Siguro, ayan talaga yung gameplay nila. Mga answer lang po talaga. How do you handle pag ikaw naman yung item mo? Pag wala ka pa masyadong build, tapos nabobottom ka in terms sa group. Sumasama na po ako sa, ano, sa mga support mag-ikot. Kahit papano, makakuha man lang ng kills or mga objective. Ikaw ba, sir, how do you handle kapag ka pinag-trashlock ka ng mga ka-teammates mo, lalo na kapag ka nag-feeder ka? Ano lang po, focus lang po sa laro, huwag ka po magpapadala sa kanila kasi the more na nagpapadala ka sa trashlock nila, mas mawawala ka sa focus ng laro, mas masisira yung laro mo. How many accounts ba meron ka? Dalawa po eh, yung isa po, ano na eh, nawala, hindi ko po alam kung nawala eh, pero ngayon po yung pinaka-main account ko na lang po, yung college. Pansin ko sir, sa ibang ML player, marami silang ginagawang accounts, group accounts. Ano bang advantage kapag gumagawa kayo ng mga accounts? Yung iba po kasi pag mga smurf account, kumbaga ano lang po eh, pang pamorma lang po sa mga win rate. Kumaka po ng smurf account ngayon, pag kukumpara mo po sila sa main account, malaki yung pinagkaiba. Pagdating sa mga matches, sa mga ganyan. What is your main role in MOBA? Last year, ang role ko po talaga is core. Pero nanawa rin po ako sa core eh, kasi sobrang bigat ng responsibility. Pero kaya naman. Pero ngayon po, ano na ako, offlaner. Offlaner? Ooh, dapat turuan mo ako yan. So, sir, what is your favorite hero in ML? Ngayon po, si Bane po, tsaka si Lapu-Lapu. Sa kay Bane po kasi nagustuhan ko po sa kanya. Sobrang bilis niya po mag-clear ng lane. Mabilis din po siya mag-farm. Tapos buff hero po siya ngayon eh. Kaya isa rin po siya sa mga kinakatawa na hero ngayon sa offlane. Gusto ko po kay Lapu-Lapu is sobrang lakas niya po mag-sustain sa side lane. Kahit early game, mid game, or late game, napakalakas niya po. For you, ano ba mas komportable or mas compatible kay Lapu-Lapu na emblems? Magandang emblem po sa kanya, spider po talaga eh, kasi more on sustain po siya sa ano. At tala, palitan ko ng emblems ko kasi sa akin, ano eh, ang sasi. Kung pagpipiliin ka sa dalawa, what is your best pick and why? Pinaka-best pick ko po ngayon talaga si Bane. Yan niya po, sobrang bilis niya po mag-farm tapos. Kaya niya pong mang one-hit combo ng mga core like Claude, YSS, Harley, Lancelot. Kaya niya pong reverse mabilisan. Parang fusion na rin po kasi siya ngayon. Takas po kasi ng ano, magic damage. Tingin mo ba, sir, si Eevee napaka-OP niya? Or tingin mo ba effective siya na mage or control? Sa tingin ko po, ma'am, ano po siya, isa po siya sa pinaka-malakas na hero ngayon sa support. Kasi yung SS niya, sobrang lakas po kasi tas ang laki pa po ng sap. Ang galing niya po mag-control sa mga laning. Kasi ang bilis niya rin po mag-spam ng mga skills. Saka na mag-clear na. Natry mo na ba siya gamitin, sir? Apo, natry ko na po gamitin. Lakas po ngayon ng hero na yan, si Eevee. Sa early game po, medyo mahirap po. Kasi po, sobrang lambot ni Eevee. Walang tank na sumusuporta. Pag dumating po sa mid game, siguro kaya niya pong sustain. Sobrang lakas po ng skill niya. Tapos lakas po ng slow. Ayun po yung pinakamadaya niyang skill, yung slow niya.
sumasali ka, wala na. Bitawa mo na. Parang duman sa kumunoy. Have you ever tried beatbox? Na-try ko na po siya sa classic na lang po. Grabe po yung hero na yun kasi sobrang OP din po. Ang disadvantage na lang po is malambot talaga. Kasi yung sa kanya po kasi, yung disadvantage siya po, yun nga po, mabagal siya kumilos. Parang ang baba ng HP line niya. Pero pagdating naman po sa mga damage, sobrang laki po kung binibigyan niyang damage. Kasi pwede po kayong magpalit-palit ng item dun eh. Yung mga weapon, pwede sniper, pwede bomber. So sobrang sakit. Ano rin po yung autoban din po sa mga rank match ngayon yun eh. Tingin mo, which role will you choose if you're gonna use Beatrix, offlane or MM? Papagamit po sa akin sa gold lane po talaga. Isa lang po yung kalaban mo, kaya mas mabilis pa po yung pera. Pero sobrang last siya po kasi natin sa early game. Have you ever joined tournament? And if so, how do you prepare? Yung unang-una ko po sali yung pa-tournament nyo po. Yung 5v5 yung team godless po kami. Kasali po ako. Munod na po yung 1v1, tas rin po, puro sali na lang po kami sa online tournament. Pag nag-prepare po kami, talagang magtamagan po. Kailangan po talaga, lalaan ng oras. Kunyari, schedule po kami ng 5pm hanggang 8pm. Sama-sama po kami nun. Tapos pag-uwi po namin, lalaro pa po kami. Siguro mga 2 hours pa po. Tapos naghahanap po kami ng mga ibang teams na pwedeng maka-screen. Para mas paano po namin yung rotation namin. Tapos magawa namin ng maayos. Grabe naman, Jim. Wala pa kayong trabaho. Opo, wala pa po. Kaya nakapokus din po sa MMA. Kasi yan po, medyo busy-busy na. Anong pakiramdam pag sumasali ka sa tournament? Nung unang sali ko po, nakakaba talaga eh kasi kakaroon kayo ng struggle pagdating sa mga rotation. Minsan nakalimutan nyo yung ginagawa nyo, nadadala ng pressure. Siyempre isipin mo lagi na, uy, malalakas yung kalaban, hindi ka pwedeng magpakampan. Oo nga, lakas na kalaban nyo sa competition namin. Ganda nga ng laban nyo nun eh. May times ba na parang feeling nyo unfair nung rules, yung mga nagpapagawa ng competition? Sa akin naman po, sa tingin ko, wala naman po kami nalabag na rules. Kasi ano po yun, eh po yung pinaka number one na kailangan gawin sa pagsali sa tournament eh. Kasi pwede ka po mag-qualify. Kasi hindi ka po pwede magreklamo sa mga organizer ng mga tournament. Kasi once na nagreklamo ka, pwede ka po nilang tanggal eh. Kasi nasa may karapatan po sila sa'yo kasi mag-player ka lang eh, organizer. Respeto. Tama. Pansin ko kasi, nung napapa-tournament kami, yung iba, parang ginaji sa laban, tapos minsan nakakalimutan nila yung mga rules. Ano bang advice mo sa mga sasali pa sa tournament? Make sure na help pagsasamahan nila. Baga wala po silang kampuhan, kasi yung po minsan nagsisimula yung pagkakaroon ng pressure sa isang team. Kunyari, hindi nagkakasundo, bawalan kayo ng play. Kumbaga, mag-miscommunication kayo every clash, yung rotation na ginagawa nyo. Practice lang po ng practice. Huwag po silang tatama rin. Pag gusto po nilang lumakas, make sure na paglalaanan po nila ng oras yung gusto nilang gawin or gusto nilang laruin. Kasi once natama rin ka, magtutuloy-tuloy na yun. Parang ganun. Ganun ka ng advice nyo, sir. Meron ka na ba nakalaban dyan? Actually po, nakalaban namin yung tigpayaman na si Riddler. Nakalaban po namin siya mga nasa 14 points. Sa mga kampi ko lang po, puro 1K, okay. Ano yung resulta na laban, sir? Talo po kami. Pero maganda po yung laban. Sana all may chance silang makatapat. Kahit matalo kami, okay lang. Gano'n ka bang gustong makalaban na pro player? Si Flop TC o kaya si Benny Cutie. Sila yung nagiging motivation ko sa offlane. Kasi every game na napapanood ko sila sa bawat tournament nila, ganda lagi nang nilalaro nila. Kung baga binibigyan nilang ampag sa team, napakalaki. Sila yung gusto kong makalaban. Have you ever spent a money on ML? And why? Hindi ko po hilig yung mga skin eh. Minsan po nag-tapot din po ng mga skin pag may gusto. May dagdag ba yun? May dagdag plus 20 skill ba yun? Kapag talaga ka. Pag bumili ka ng skill. Yung iba po, may dagdag attributes. Pero yung iba po, pamorma lang. Nakakaingit na kayo iba eh. Pero di ba masyadong mahal din yung skin kay ML? Ano na rin binibili yun? Pwede mo nang pangkain po. How do you feel when you have a loose strike? Especially if mga cancer yung teammates? Nung solo player po ako, napapadlam ako talaga. Hindi mo na alam po ano yung gagawin mo. Baga siyempre nakaka-disappoint. Alam mo, seryoso ko sa game. Tapos yung mga nakakampi mo is nagtotroll lang. Pura pag game depan ka lang. Nakakagisa pero matatawa ka na lang kasi yung mga nakakalaro mo kukulit din eh. Ikaw ba sir, what is more effective for you to rank up? Pinaka-effective po sa akin is yung 5-man po talaga eh. Kasi syempre pag 5-man po kayo, alam niyo na po yung role ng bawat isa. Kumbaga, meron na kayo sarili-sariling responsibilidad sa team mo. Ano yung mga gagawin niyo? Malaking tulong po yun para makarank up po kayo.
Do you enjoy the current version of ML? And mas gusto mo ba yung old version na to? Sa ngayon po kasi mas gusto ko po yung version na to eh. Itong bago po. Kasi mas malaki po yung rotation na nagagawa at saka mas marami po yung objectives. Kumbaga, mas pinalawak po nila yung ML na yun. Hindi ka ba naguguluhan, sir, sa mga nerf and buff kay ML sa ngayon? Hindi naman po. Kasi medyo nagbabasa naman po ako ng update ng ML. Na medyo updated din po ako. Ayan, players, magbasa-basa kasi. Hindi puro ano lang, hindi puro laro. Sir, what can you say about the bug in ML? Pansin ko kasi ngayon, minsan yung map, hindi nila napipindot. Minsan yung torrent, hindi nila napipindot. What can you say about the bug? And have you ever experienced? Opo, marami experience na po sa akin yung nag-auto-touch yung screen ko kahit hindi naman po basa. Masabi ko lang sa kanila, siguro sana mas ma-improve pa nila yung programmer nila. Kaya para sa akin, minus yun eh. Mga minus na laro pag maraming bug yung laro. Sir, how do you handle if you encounter a bug, especially if about this sa network? Minsan kasi diba 30, bigla nag-yellow ping, bigla nag-red ping. Paano mo hinahandle yung mga ganun? Kasi po sa akin, pagka ano po, hindi po ako nag-i-stay sa wifi. Kumbaga, naglo-load din po ako ng data. Pinagsasabay ko po sila. Kala mas mabilis po yung connection. Nag-i-stay po sila. Siguro mga 10 ms na po yung pinakamataas pagsabay po. Ah, kumbaga naka-network use, hindi use ka lang lagi. Wifi tsaka data po lagi. Yes sir, since malalakas kayo ng mga team gadgets, have you ever tried streaming? Opo, hindi ko po na-try eh, pero may chance po siguro pag naka-iphone, gusto ko rin po mag-stream. Pwede naman yun sir sa cellphone na, yung sa mga ano, yung sa mga application daw, yung ba nakikita ko ganun? Pwede naman po, aso medyo busy po, hindi po pumasok, aso gusto ko rin po mag-stream. If you will marry one character from these Mobile Legends, who is it and why? Si Natalia. Based dun sa nabasa ko sa mga articles niya, pagkatao niya, assassin siya, di ba? Tsaka siya yung pinakamagandang assassin dun sa town nila. Tapos kaya nga, ikumpara mo nga sa ano, basta rank match, lagi siyang bad kasi nga. Malakas siyang babae, hindi siya basta-basta. Grabe naman kasi yung pag natali ka ng Natalia, walan. sir, meron ka ba mga isa-shoutout, ba-plug, so na yung time mo? Shoutout lang po sa mga kaibigan ko. Sa BK family, tsaka sa asawa ko po, tsaka sa mother ko. Tsaka sa mga kapatid ko po na sumusuporta lagi sa akin during my tournament. Salamat po sa'yo. Maraming salamat sir sa iyong time and maraming salamat sa pagsagot ng mga questions ko. Yun lang po guys, ang interview natin for Sir Nito. Paalam po sir. Paalam po, salamat po. And that's it for today's guest, Sir Nico aka Khaled. Sana marami kayo ng uhang tips and tricks mula sa kanya. And guys, if you like this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and videos. And that's it for today's interview. See you in my next video. Ciao, ciao!